Good morning, mga ate ko! So, time check is 10 a.m. So, magluluto tayo ngayon ng sinigang sa tilapia. So, na-prepared ko na nga pala yung ating sahog for the tilapia, ang sinigang. So, yun na yung ating kangkong. And yung ating kamatis, sibuyas, at syempre yung ating okra. So, yun yung ating tilapia. At ang ating sinigang mix, kalahati lang yung aking ilalagay dahil kaunting sabaw lang naman yung aking ilalagay. Ayoko kasi ng marami. So, ayan. Alam nyo ba mga kapoka, itong aking kangkong is sa dinami-dami kong kangkong na inihuhulog sa ilog, mga ate ko. Eh, hindi ko namamalayan na nagkakaroon na pala ako ng kangkong farm. Pasensya na. Malinis din naman yung kangkong na naiyahagis ko sa ilog. Tingnan nyo mga kapoka kung ano nangyari sa aming ilog. Nagkaroon na ng kangkong farm. Pak! O, diba? Alam nyo ba mga kapoka, dyan kasi ako naghahagis ng kangkong pagka nalagas ko na yung dahon ng kangkong. Look! O, nagkaroon ako ng kangkong farm. Diba? Pasabog. Okay, balik tayo sa aking lutuin, mga kapoka. Naglagay na ako ng kamatis sa kumukulong tubig. At syempre, ininext ko na dyan ang ating sibuyas. At syempre, isinabay ko na rin yung siling panigang para medyo hot yung ating sabaw. Parang ako hot lang. At syempre, ito yung ating tilapia, ang malalaki. Fresh yan kanina, syempre, pinagawa ko na rin. So, 70 lang ang kilim niyan dahil nahuli lang yun ang aking tiyuhin. Kaya, binili ko na. Mukhang masarap kasi magsinigang ngayon. So, kumukulo na yung ating sabaw. At syempre, dudurugin natin yung kamatis at sibuyas. Kasama na rin yung sili para medyo spicy yung ating sabaw ng sinigang. Ayan. So, ayan, mga kapaka. Pisa-pisain natin yung kamatis para lumasa siya sa sabaw. At nilagyan ko na rin ito ng patis dahil ayoko maglagay ng asin. Sa totoo lang, wala talaga kaming asin na ubos. So, ayan, halu-haluin natin. And then, ininext ko na dyan yung ating okra. So, yung ating okra, parang magulong pa sa akin. Pero hindi, malambot pa naman siya. So, para mas malambot siya, iasalang na natin siya sa ating sabaw. Nabubulol na ako. Huh? Ang hirap mag-record ng voice. So, ayan, tinakpan ko, binuksan ko ulit at kumukulo na. Medyo malambot na yung ating okra. At ilalagay na natin yung sinigang mix. So, ayan, napansin nyo, kaunti lang yung ating sabaw dahil sayang naman yung sabaw kung marami tayong ilalagay. Halu-haluin natin para mamix yung ating sinigang mix sa sabaw. Titikman natin kung malasa na, kung okay na yung lasa. So, medyo natatabangan ako, nilagyan ko ulit ito ng patis. Huh? And then, halu-haluin ko ito. So, ayan. Then, ilalagay ko na dyan yung ating tilapia. So, mga kapoka, kasi yung tilapia natin, malambot yan. So, kaunting kulo lang yan is luto na yan. So, ilagay na natin siya. Bigla akong nagutom, oh. Maya, kakain ako. Pagkatapos nitong maluto. At syempre, tatakpan na natin, mga kapoka, yan, para kumulo-kulo at syempre halu-haluin muna natin. Ilalagay muna natin sa ilalim ang ating tilapia. At syempre yan, tinakpan ko na yan dyan. And then, binuksan ko na ulit. At pang finale, ilalagay na natin ang ating kangkong. Ayan! Yung kangkong, bahala ka dyan. Lumalampas ka, boy ka. So, ayan. Syempre mga kapoka is, luto na naman yan. So, kaunting takip lang yan, kaunting kulo, luto na yan mga kapoka. So, by the way, thank you so much for watching mga kapoka sa aking cooking vlog. Love, love!
I love you all. Luto na yung ating sinigang. Let's eat!